angol, tong usa ka driver sa motorsiklo nakuhaan na to ga video kagahapon no, nga na-post sa ato ang social media diri sa Joy FM. Kung diin na mga katinig, grabe ang kahintang nga naidangatan sa usa ka driver sa motorsiklo kay ang iyang samad sa iyang ulo no, pagka nakuag yun o nagbanaw itong iyang dugo o niya may na lang. Kaya doon ay mga bystander mga katinig ang nitabang ngadto sa naasoy nga biktima no? Ang naasoy nga biktima gidala po dayon sa Balay Tambalanan. Kining nga nirespondihan no, sa mga taga City Call 911. Mga pilapod ka minuto usan ni abot tong ambulance, pero ang nakanindot din ni katong mga bystander nga nakita nila nga nagtinga tong biktima, ilahang nga gitagaan og first aid og niabot tong sa dihang nga niabot tong City Call 911 o gidala tong biktima dito sa Balay Tambalanan no, nga adunay dakong samad sa iyang ulo. Sigon sa tuang pakig hinabi og follow up kagahapon ang biktima nga gidala sa Balay Tambalanan na ilhang si Ahmad Benedict no, nga kung diin ang nag-iyas na nag-iya sa katong motorsiklo nga na-involve ba gipanag-iyahan no, ni Ahmad Benedict, pero ang nagmaneho ni ini katong biktima si John Apusaga nga residente diri sa Talisay Street no, samtang katong driver usab sa tricycle ilang si Tony Rabago nga residente sa crossing Santol. Kining naasoy nga tricycle mo pasulod na murag pauli na ni no. Sigon dito sa porma sa sakyanan, pauli na sa may crossing Santol ning tricycle sa dihang ang biktima padulong sa may Balindog. Og usa sa pasahero sa tricycle ang nasamdan usab sa iyang tuhod apan minor lamang kini no. So nagapahigayon na og imbestigasyon ng City PNP Traffic Division na kalabot ni ining na asoy nga insidente. Sa Pikas bahin, usa sa mga init nga paghisgutan karong adlaw mga katinig kay nagpagawas og statement si Cotabato Governor Nancy Catamco kalabot ni ining iyang gihimong pag-veto no, dito sa Provincial Ordinance number 665 o approving supplemental budget number 1 of the General Fund of the Province of Cotabato for fiscal year 2021 nga nagkantidad og kapin sa 200 million pesos nga giaprubahan sa sangguniya nga panalawigan atong nilabay nga June 21 no. Kay lumduman nga ato nakahinabi ang duha ka mga opisyal sa probinsya kalabot niini ang pipila sa mga gihatagag hibugaton o mga puntos no ni Governor Catamco sa iyahang statement sa pag-veto niini nga iyang gipadala sa sangguniang panglalawigan. Nagatuo ang gobernadora nga anti-poor no ang buot mahitabo sa sangguniang panlalawigan human gilimitahan lang sa 2,000 pesos ang cash donation alang sa hospitalization o cash assistance sa mga magpalubong sa mga minatay no, nga 2,000 pesos lang from dating 5,000 pesos. So sumala pa sa gobernadora Malupigon dili makatarungan o gawalay salabutan ang gihimong pagtapya sa proposed supplemental budget alang sa peace and order programs niini ang pondo nga gihatagana og papunduhan ilawom sa peace and order programs, project and activities o PPEs no, nga unang giaprubahan sa sanggunian. Prioridad sa gobernador ang paglihok kalabot sa pag-maintenance sa peace and security sa katawhan
sa tibuok probinsya subay sa mandato sa Ilawom sa Republic Act 7160. Ang sumala pa sa iyang mensahe o kining iyang veto message mga katinig, ang gihangyo nga mapunduhan nga aktibidad ug programa una ang ang naaprubahan pinaagi sa Annual Investment Program o kining AIP o katong supplemental Annual Investment Program nga giadapt sa sanggunyang panlalawigan. Nagalangkob kini sa mga programa, proyekto ug aktibidad. Pag-usab ang katong wala naglangkob sa gahom sa sanggunyang panlalawigan, ang pag-modify, pag-revise o alter o pag-bag-o usab o pag-usab sa mga programa o mga proyekto nga una nang giaprubahan sa Provincial Development Council kun PDC, no? Kung doon na sumala pa'y programa nga gustong i-implementar o PET project ang SP, ang ay lamang ay presentar kini sa katawhan pinaagi sa PDC aron maaprubahan sa mga miyembro o gamhatagan og pondo o muagi usab kini sa proseso, no? So daghang puntos ang gihatagag pagtagad ni Governor Katamco kalabot niini. Gani nagatuo usab siya nga ang paglapas sa gahom o ultra kini nga paglapas sa gahom sa sanggunyang panlalawigan, tungod sa gihimong pagdesisyon niini sa mga line items sa proposed supplemental budget o gumikan niini, nalakip sa giveto sa gobernadora ang line items sama sa section 4, 5, 6, 7 o ang tibuok kabahin sa section 8 sa Provincial Ordinance 665, no? Unsa ba ning unod sa section 4, 5, 6 and 7. O kinitong mga pondo, no? Nga gigahinan alang sa mga programang ipatuman sa at opisina ni Governor Katamco. Anyway, naka-schedule si Governor Katamco 6:30 karong buntaga diri sa tuang sibihanan, no? I-explain ni sa tuwa then at upog paningkamutan nga makuhaan po dog iyang side, no? Ang sanggunyang panlalawigan unsay iyang reaksyon kalabot ni ini, no? Kay sa mga nauna na itong interview kang Vice Governor Lala Talino Mendoza, gihatagan ni ini pagtagad nga ilalamang giprotektahan ang pondo sa sanggunyang panlalawigan og ilang gina-question nga anong nahurot na dayon ang pondo nga tunga pa man sa tuig, no? Dapat naka-program sumala pa ang paggahin o paggamit sa pondo every quarter, no? So second quarter pa lang nahurot na. So, then na-mention po ni Governor Katamco sa itong pakikinabi nga ang usa sa mga lakang ilang himuon ang magpasa o galaing supplemental budget, no? So anyway, mas maayong ato ang maklaro ka na mga katinig kay ang tumong dunay parihong mga rason ng duha, no? Ng mga leader sa ato ang probinsya. Alas 6:11 na ang atong oras. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Samtang tatod atong hisgutan mga katinig, kining ato ang ginadawat, no, nga pension sa ato ang mga senior citizens. Oy, kumusta? Base na tingala tong uban nga nagpaabot nga madawat dahil nilang ilahang pension sigon sa schedule nga gipagawas, pero dunay advisory nga gipagawas ang social security system alang sa mga pensioner sa disbursement method nga ginapagawas ni ini, no? Ngadto sa mga monthly pensioner karong sugod sa bulan sa Hulyo. Oo, ato ka nang klaruhon mga katinig ug uban pang mga isgutanan kalabot sa mga benepisyo sa mga miyembro sa social security system. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:12 ang atong oras.
Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan ako sulit ba? Sabi niya, yun ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawas sa resulta sa biopsy nga, papilyari karsinuma. Wala ko lang na una-una. Kung gitry ng inyong produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko nag-inom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawas sa resulta, natingala ang doktor, nga ano daw nga, negative na daw ang resulta sa biopsy. Nawala na siya. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong stilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbohong ipailan-ilan. Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate. Kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Garlic Plus. Palatian Impas. Mapalit sa mga butika. Tinig ng Bayan. Alas 6:13 na ang atong oras, mga katinig. Padayon kita ni atong programang Tinig ng Bayan. Nasa linya sa atong komunikasyon karon na si SSS Regional Communication Officer Noel Nacion sa SSS Region 12. Atong makahinabi, sir, good morning po si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Mayong buntag sir Loy, may buntag sa tanan ng mga katinig. Oo, sir, adunay gipagawas nga advisory no ang Social Security System kalabot ni ining monthly disbursement no sa pension sa atong mga kaigsuunan na mga pensioner sa SSS. Nganong gibag-o man ni ini ang sistema sir sa pag-release alang adto sa pension sa tuang mga pensioners. Nabag-o na siya, nahimo nga siyang alas 4 na sa hapon ang release na no, ang crediting sa ilang mga pension. Uh-huh. Tungod sa ang partnership sa DBP o sa SSS. Nag-nausab na siya. Dapat yan yung tatong January pa na siya nausab. Ah, okay. Pero na-delay siya. Oo. Dati mangod, the day before, halimbawa, pizza uno ang mudawat siya ang pension. The day before, mag-credit ng ilang pension. Mauto'y mga na mga pensioner na naanag sila na katapusan na. Oh, na. Bago nagpitsa uno, kanang katapusan sa bulan na online na o nahulog na sa ilang ATM katong ilang pension. Oo. Tapos starting karong July. Mm-hmm. July ba? July. Alas 4 na sa hapon sa pizza uno o pizza size, 16. Masulod ang ilang pension. Okay, subot pa sabot ni Ana magdasok man kung maghulat sila alas 4 sa hapon pagkaugma na. Oo, pagka pizza 2 o pizza 17 na nila pwede madawat ang ilang pension or kuhaon nila. Oh, pero kung kinanglaan ng ilang kwarta, halimbawa, wala mong palitog grocery, pwede man sila makapaabot ng alas 4. Oo. Halimbawa, sir, kung matunong po nga holiday, Sabado o Domingo, unsang sistema po ni ini? Ang iti, nakawa ko kibalo sa unsa sa bangko, no? Pero isa po na sa kuan nga, pizza uno o pizza ano. Let's hope na the day before, ipasok na nila or sa system nila, pizza uno yun o pizza 16 yun isulod. Okay. At least naklaro kini no kay ang nahitabo mong god nitong nilabayng adlaw na tingala sila nganong wala pa dayon wala pa unod ang ilahang ATM no nga nakaabot sila katuday na delay lang kay tungod sa sistema dito ilawom dito sa Philippine Electronic Fund Transfer System nga ginapatuman nato karon. So
Wala ba makaltasan o wala ba nadungagan ang ilahang pondo? Kaya nagahulat dito sa 1,000 nga dugang sa ilahang pension? Sabay balita ato, sir. Gahulat pa gid mi, sir, no? Kaya patipon kami, mga empleyado, gapaabot po na ana. Ako personally, nasulti ko naman dati, ako personally, kuhan ko ana, mag-approve na sa ako, agree ko ana, or maayo na. Tungod kay akong mama o daghan ko mga kaila nga mga pensioner po. So that 1,000 increase is a big help. Oo, dakog tabang na siya. 1,000 sulod kag palingke daghan na kang mapalitan na. Correct. So ako mismo okay na sa kuha, no? Pero gapaabot ta kay ang promise man gud ni Digong. Digong sa una, it's either 2022 or earlier. So kami po sa SSS, ang statement sa amuang ano is magpaabot ta, no, nga i-announce na ni Digong para sa 1,000 increase. Ayun, oo. Dako kay tabang, 1,000 is 1,000, lisod na pangitao na 1,000 karong panahon na. Oo. Labi na ning nakakita sa pandemya. Napo. Adunay pangunta nang gipaabot diri sa mua, sir. Kuan siya kining ang iyahang amahan daw namatay, unya gipa-apply sila sa SSS online, no, para sa pagkuha sa ilahang burial benefits, pero nagproblema daw sila dili sa ilang burial benefits, no, tama ba na siya? Then funeral assistance. Naglisto daw sila og sulod sa pag-apply sa online. Dili kabalo siguro. Unsay pwedeng buhaton nila niini kay sa ilahang katong pension sa ilahang amahan nga para sa month of June, wala daw nila nadawat. Nya wala pa man gi-report sa SSS nga namatay ng ihang amahan. Unsang pwede daw buhaton ani? Buto sabot sir, pensioner ang namatay. Oh, pensioner. Pensioner. Oo. Ang sa funeral assistance, ang mo claim yun dapat is ang kung kinsay ni gasto, kuan man na siya. Basi o gi sultian nga mag-register online. Mag-register sa My SSS. O, mo daw gi-advise sa ilaha, sir? Okay. Pag human mo guna na, i-enroll mo guna nila ang ilahang savings account. Uh-huh. O halimbawa member ang claimant po, halimbawa ang anak o ang asawa, member po, dapat na nilang i-register or i-enroll ang ilang savings account para dito na masulod ang ilang benepisyo or ang funeral assistance nga dapat nilang madawat. So diri man gud sa Jensen, nag-assist man gud ni og registration. No, nag-assist ni sa oy di ka mag pero maugi hapon na pwede kang dapat ing ani. Pero ang pinakaunang buhaton is i-update nila, halimbawa ang member na maoy claimant, i-update niya, i-request niya sa SSS office na i-update niya ang iyahang email address o ang iyahang mobile number. Yung cellphone number. Oo. True. Asa niya, pinaagi dito sa pag-login? Sa opisina mismo? Hindi. Sa opisina, i-update na nila. Okay. No? Kay para register nila sa My SSS, register using daghan man na dito, using latest contribution, UMID, na dito SS na mobile number. So kung mag-register sila through mobile number, mas sayon tungod kay kabalo na sila sa data, daman kabalo na sila sa SSS number, sa record nila. Kabalo na sila sa record nila. So maingana ang pinakasayon, and then the moment na naka-register na sila, kinanglan naman na ilang email address, kaya dito man na mag-communicate ang SSS sa ilang email address para ma-sure nga sila gyud ang nag-register, no? Dili ubang tao. Pag naana sila username o password, ang next buhaton nila is i-enroll nila ilang savings account. Kani siya simple kaayo, kay naka-assist kog mga ingani. Pating dali alam gyud, no? Nag-login sila as member, login sila sa ilang My SSS, and then add to sa e-services sa
ikaduha na siya, disbursement account enrollment module. Okay. I-click to nila, tapos magawas din tong ang sunod anang magawas is katumatong I agree murag anak ba ko mag-register ka. So agree nila and then continue. And then pag human ana mag-kuan sila dito kung bank ba siya or katong pero kana siya kuan man na siya funeral. So bank account yun. So i-click nila ang bank account. Ang sunod nga i-himuon i-click is katong unsa nga bank. Daghan kay na dito no. Mag ano lang ta kay kung China bank na mag China banking na China savings. So kung China bank China Banking Corporation i-sure nila kung asa. Kay kung dili gani mao basihon niya og ma-approve na siya nga dili mao dili masulod sa ilang savings account no. So i-sure na nila no. Halimbawa Land Bank / overseas network bank pa to something ana. BDP wala na kay ano. Daghan kay banko dito nga pilian. Pag human, i-type nilang ilang savings account kaduha and then mag-attach sila og picture or naka PDF file na tatong halimbawa kasagaran nga ginakuha na mo ani ang validated deposit slip. Nganong validated deposit slip man tungod kay sa validated deposit slip na diha ang savings account number na diha ang pangalan sa bangko ug na diha ilang pangalan so kompleto na sa ano asa ginakuha ning maong dokumento sa bangko sa bangko kay ang usual nga kuan ana kung mag-apply sila og pension ang kuan na gidana is padepositohon sila mag-open sila ka account so katong validated deposit slip kana dito ang tanan nga data so saon sa ni sa kuan sa deceased ni o sa claimant sa claimant okay sa claimant sa claimant so pag gumana na nasa dito agree i-click lang nila pag humana na maghulot na lang sila nga i-approve na siya sa SSS kaya ang SSS manggod mo agi pa manggod na sa SSS na ay personnel ana na mo check kung tama bang ilang di-encode dito sa ilang di-attach na ano isa lang ka ko ano ayaw palampas og 1 MB ang i-attach ninyo halimbawa picture na ninyo tapos ang cellphone na to karon high definition naman no taas naman high resolution di ay moabot na siya og 2-3 MB o say 4 MB pa i-resize na siya into less than 1 MB mura bang mag-upload ka og Facebook na para mas dali siya ma-upload dali siya ma-upload o dili po siya bukat sa system mao na ginadawat. Pero dito sa kuan. So dito sa pension nga ginadawat niya kay murag members pamilya yata ang nagahawil pa kay wa pa na transfer sa iya beneficiary ba? Unsa na siyang may tabuan na sir? I-cut off na siya sa SSS or the moment nga makuan na nila ma-report o di kaya maka-apply na sila og funeral assistance. Pero since wala pa na report sa SSS, wala pa nakabutang dito sa system sa SSS na kuan siya, pwede pa ito nila i-withdraw. And then, kung unsa may na-withdraw nila, limba namatay og May, ang May nadawat pa nila, ang June nadawat nila, ang July nadawat nila, dito na i-deduct rin dito sa sunod ng mga pension. Halimbawa, plus minus record. The same raman gihapon ang pension nga madawat dito ana sa halimbawa buhi pa ang nanay, buhi pa ang tatay. Buhi pa ang asawa o ang bana. Asawa. So 100% pa na balhin po dito. So mura lang og plus minus mura okay. Inana lang yan. Sige sir. So salamat yun kayo no sa higayon nagihatag nimo at least napasabot nato dito sa kining reklamante kalabot ni ining kuan kay ang problema manggod daw niya kay pagabot sa SSS dili man ka basta-basta makasulod tungod sa ginapatuman karon nga paglikay pod sa COVID. So online ang kadaghan ng proseso. Sir. Sir, salamat din kayo sa higayon. Salamat kayo, sir. Mag-test lang ko niya, sir. Na ako para maka-assista sa itong mga members. Sige, sir. Opo, mga dugang information nato alang kanila. Salamat din kayo, sir. Okay, sir.
Mga katinig inyong nabati, ang atuang spokesperson sa SSS, si Noel Nacion, ang spokesperson sa Social Security System sa Region 12. Tinig ng Bayan. Tinig ng Alas 6:27 na ang atong oras. Mabalik ang programa mula bayan. Pipila ka mga pahinumdom. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mga kayo panas ganado sa produktong sigurado. MMV Stream New Muabags pag asenso ang inyong mga baboy, manok o bibe, baka o kabayo, kanunay pakan-a o MM Feeds Binyo. Aron paspas ang pagdako o maayong resulta, MM Feeds Binyo. Maayong magpatubo. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan taga Neo Pontevedra Antipasco Tabato ang iyang pagpatumar sa Kidiaki Vitamin sa iyang anak nga si Marjorie kay himsog na kini og iya pud ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamo. 4 months ako na siya gipainom og Yaki Vitamins niya nga haplas pud na iya Yaki pud niya oil nakaron niya basta nang taw sa buskos na entawon. Yan ang Kidiaki Vitamins o Yaki Liniment Oil. Epektibo gyud na sila mga higala. Busa, sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Hi, Bess! Busy ka ata ah! Yes, Bess! Eto, nag-urban gardening. Programa natin to sa SK, di ba? Hay nako, Bess! Iwan mo na yan! Punta tayo sa party! Gimmick tayo kasama ang tropa! Uy, pinagsasabi mo dyan! Di ba bawal pa yan? Maniwala ka dyan, Bess! Mag-face mask lang tayo! Lasot na yan! Alam mo ba, Bess, na tumataas ang bilang ng kaso ng COVID-19 dahil sa pagsuway sa ating mga health protocols, lalong-lalo na sa mga pagtitipon? Hay nako, Bess! Killjoy ka talaga. Bes, mahalaga ang buhay kaysa sa panandaliang kasiyahan. Sa ating mga kabataan, tulong-tulong po tayo upang labanan ang COVID-19. Ito po si Santina Tainan, ang inyong SK Federation President ng Kidapawan, na nanawagan sa ating mga kabataan na maging responsable at mabuting halimbawa sa ating komunidad. Kabataan, kaya natin to! Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mga katinig, alas 6:30 na ang atong oras. Padayon kita ni atong programa nga Tinig ng Bayan. Gani ato nang na-mention sa unahan no, ng atong programa kalabot ni ini nga gipagawas nga mensahe o kining pag-veto ni Cotabato Governor Nancy Catamco sa giaprobahang supplemental budget number 1 sa sanggunyang panlalawigan atong June 21 kung diin sumala pa ni Governor Catamco nga anti-poor ang buot nga mahitabo no sa sanggunyang panalawigan sa paghatag dito sa mga hinabang or financial assistance sa mga kaigsuunan natong nanginahanglan o hinabang gikan sa gobyerno. Naasa niya sa itong komunikasyon si Governor Nancy Catamco. Gov, good morning. Si Loy Rosario po sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Yeah, good morning Loy. Good morning sa tanan nga nagapaminaw sa imuhang programa. Oo. Pwede ba ma-explain nimo Gob kining imuhang gipagawas nga mensahe kalabot niini nga pag-veto nimo sa pagpasa sa supplemental budget number 1 nga nahimong kontrobersiya? Okay. Sige. Ato ang kanang gibito Loy no ang katong supplemental budget number 1 sa katong mga line items na kung asa ilahan gipang slash katulad kato ato ang mga donations na kato ginapanghatag nato sa mga barangay
kay kung unsay makinahanglanon sa tong ang mga barangay na mga emergency mo tutubag sa tong donation o katong mga donations para sa mga individual in crisis katong mga nagasakit o katong mga namatyan no kay para ato sa mga veterans. Isa ni ana og katong ato ang mga agasimina sa atong engineering ang ato ang peace and order fund ang ato ang confidential fund og other katong other MOOE no nga under sa office sa governor ato kining gibito meaning gibito nato dili ta ni subot sa ilang gihimo nga pag-slash ni ana kay kita nagatuo nga ang budget man gyud Loy is this is an executive budget no ibig sabihin ang governor ang adunay pa ang adunay power no dili ni siya ang mag-determine but only to implement but ang naa magutay council ni ani so ako na na siyang gipasabot na niya agi na na sa council na wato ka na siyang gibito kay natan-awa nato kini nga ang ilang gibuhat kay ang ilang gibuhat dili gid kini makatarungan no no dili makatarungan no in fact anti-poor ang mga polisiya nga di pa gusto ipahimo sa ato sa SP no dili kini nakahaom sa ato ang agenda nga pro people no sa ako no in my administration na pro people ang atong nakita sa ilaha anti-poor ang ilang mga polisiya madaugdaugon o dili kini makatarungan no no mapanlupigon kini ng mga polisiya nga gihipahimo sa ato nga gusto ipatup nga gusto ipatuman sa ato sa vice governor kauban sa mga ubang board members so put power sa vice governor no o sa SP no so isa sa ato mga rason niya na ultra virus ibig sabihin ni sobra na mo sa inyong gahom no ni sobra na mo sa inyong gahom kini dili kini nakaayos sa general welfare no sa mga katauhan dali sa tuwa sa North Cotabato sa Cotabatenius labi na karon sa panahon sa pandemya so ato kining gibito gibalik nato sa ilaha para ang ato ang mga gibito nga line item ma-reenact ang kining mga items ug mobalik kini nga kita makatag og serbisyo sa ato ang mga katauhan labi na gyud sa ato ang mga katauhan nga nagkinahanglan no katuo ang mga pobre nga tawon nagkinahanglan para sa mga assistance sa ilahang lubong no royal assistance kato pong mga nangahinahanglan para sa ato ang mga hospitalization assistance so labi na po sa ato ang mga kabarangayan so dito sa hospitalization program or assistance nga dating 5,000 na mahimong pila nito 2,000 na lang limitahan mo sa 2,000 lang no di ba mga pronouncement mangguna ni Vice Governor kasi mga pronouncement na kung adunay donation sila nga ipa ano ang ilang gusto na murag na anay safety net so safety net niya na 5,000 kinanglan ang SP na ang mo-approve no? So kana dili ka na makatarungan noon ikaw daw Loy di ba nagka problema ka na aduna kay nagkasakit ibanhin lang kag emergency kay pauli-una nimo gikan sa ospital kay kabalo ka nga kung madugay pa sa ospital ang billing mo taas pero na kay billing 20,000 asa man ka mangita sa 20,000. Ang 5,000 niya imuhang pangayoon sa probinsya, iagi pag SP, pati pang dugaya, no? So, mahurot na lang ang imong panahon, masikag libot-libot, ang imong 5,000 na likuha ang assistance, mangita na po ka, asa ang imo itapal sa imuhang 15,000. So, what are you kay ibaligya? Alimbawa, wakay kambing, wakay baka, wakay baligya, bisag tungkaran na lang nimo, wakay tungkaran, asa ka karoon mag- So, I think ka na ng mga polisiya, muna yung giniingon, anti-poor ka na ang mga polisiya, wala kini nakahaom, kung bili kini nakatubag o maayos sa mga panginahanglan nun sa katauhan diri sa tuwa sa Cotabatenyo. No? Very insensitive, pagdaog-daog ka na sa mga tao nga nagkinahanglan, na imo pang ipaagi o mga 5,000, unya, bili magani ka na mao ang tama nga yung panginahanglan. Mm-hmm. So, buot pasabot ni ini kay tungod na inyo manggi veto unsay mahitabo sa sunod yung mga kuan pag-abot tapos sang kunyang palusod ato ang budget sa 2020 no mari-enact na so babalik ang ato ang mga hospitalization assistance makabalik kita makalipok kita na para makahatag kita og mga hinabang sa ato mga katawhan. So, mao ka na siya ang mahitabo ni Ana Loy, pero ilha pa ng, siyempre, ang SP karon ang mag-override, no? They will try to override that. Mm-hmm. Pero ang ato ang override man God, bago nila ma-override, kinanglan nila ang 2/3. Now, out of the 14 members, since adunay fraction, ang kinanglan niya i-master para ma-override nila ay 10. Mm-hmm. Although sa ilahang internal rule, nag-ingon sila, ilahang resolution, sa ilahang ordinance, di-amend nila. By through a resolution amending their ordinance na 9 lang daw ang kinahanglan. So dili na siya mao kay ang ato ang DILG opinion nagaingon
out of the 14 members, kinanglan ninyo 2/3 of that. Kung adunay fraction, dili ka pwede mo less than sa 2/3. So kung 9.33, dili ka pwede mag 9, kaya that's less than the 2/3. So ang himuon ninyo nga maikwaon nga boto, kinanglan 10. Mm-hmm. Now sa walay labot ang vice governor mo boto ni Ana. So ang ilang lang board members, karon na sila 9. Ang 5 na sa ako, so dili gid nila na ma-override ang ato ang boto. Now, if they will insist, no, nga 9 ang ilang gi-insist, pasagda na to sila, then they have to go to the court because kita magpadayon because kabalo kita, nakasabot kita nga we nag-abide kita sa tama nga balaod. Mm. Ma'am, unsa ning unod sa section 4567 sa ilawom dito sa section 8 sa Provincial Ordinance number 665. Aduna murag nakakuan man na din ha. Naka ansa no? Adunay man sila mga riders na kita kang ginapatuman sa atuang kana pud ato ang gipang ato pud ang gibito kay aduna naman tay guidelines from the budget sa BOOM na no? Budget operations manual o kining joint circular from the COA o kining sa DILG how to unsa na to ang guidelines sa paggastos sa mga parts nga gikinahanglan no aduna tay mga guidelines nga gikuan din ha pan sila aduna pa sila gibutang nga mga riders no na they can contravene the national law. So mao nang gibito po nato ana. Sa kasamtangang sitwasyon ma'am, dito sa mga nagapangayog assistance sa inyuhang opisina, unsang inyong ginapatuman, gisunod ba ninyo katong dati pagyapon nga balaod tagpila ba ang ginahatag yun ninyo sa mga nagapanginahanglan especially sa mga hospital? Wala ina, wala balaod. Ang ato ang ginasunod nato, aduna tay PSWDO, sila ang nag-assess ni ana, gina-assess nila, nagapangayot ang certificate of indigency and then nag-recommend ang ato ang PSWDO kung pila ang ihatag sa ato ang katawhan. So, mo lang na siya ang requirement, no? Maura na siya dili kay dintura mo sa 5,000. Wala ina ana, kay lalara na, no? Ang polisiya, iyaharan ng polisiya o sa SP. So mo gani akong giingon, kana nga polisiya, dili ko musunod ni ana, kay anti-poor ka na. Uh-huh. No, dili ka na makatarungan nun, o kana nga polisiya, madaug-daugon ka na sa mga pobre. Aha. Ma'am, salamat yun kayo sa higayon nga gihatag nimo nato nga programa at least naklaro nato kining imuhang nga pagveto sa naasoy nga supplemental budget. Salamat yun kayo. Okay, salamat. Apo. Mga katinig inyong nabati, si Governor Nancy Katamco, kalabot ni ining pag-veto niya no, sa naasoy nga gipangayong pondo. So, kung imong tanawon gyud, halimbawa, diri sa paglimita sa paghatag og financial assistance sa mga nagapanginahanglan, nga taman diha ka lang, kanang 5,000 nga moabot og 5,000 kinahanglan aprubahan sang kuno ang palunsod unya do na kay pasyente na ospital ko isipon nimo kada adlaw dako gyud ang magastos pa sa mga dunay pasyente kay murag sobra pa sa tax kanamituran sa taxi no kanang pagtubo sa ilang mga ginabayaran mientras sa nasa ospital no o nya dito po sa mga namatayan depende po ni sa ilang panginahanglan no so, ang DSWD mag-assess po ani kung pila ba gyud ang dapat nga ihatag nga financial assistance so kung iagi pa sa sanggunian panlunsod para aprobahan kay mamaning di ba ma-remember nato tong interview nato kang Vice Governor Lala Talino nga sumala niya sa iyang panahon kinahanglan na muagi sa sangguni ang panlalawigan no ang pag-aaproba ni ini kana lang ang problema kay perting dugaya ang purpose po niya para na ay transparency sumala pa niya no? But anyway sige ato ang tanawon sa mga hitabo nini mga katinig kay gi-submit naman sa sangguni ang panlalawigan ang naasoy nga pag-veto ni Governor Katamco sa naasoy nga pondo mo na ginaingon nga abangan na lang ang susunod na kabanata. Alas 6:41 ang atong oras. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
Himsog kaayo ang papa ni Lorena Kunanan nga si Felipe, taga Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug kadunay pud nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Kanang maintain niya sa blood niya ba? Ang Yaki Oil ug Yaki Capsule na plus niya taga gabi bago siya matulog. Ah, okay na kay kuya. Bisag tiguwang na sa ilang gyapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule ug Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit ka na sa mga butika. Ang pagkaguba sa mga mata ukon retinopathy ang isa sa mga posible nga komplikasyon sang diabetes. Likawan ang high blood sugar. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishball, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kitapawan City beside Avon. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs. Ay, maayo pa si Gwen. Nakatulong na kalawin. Apay na kumbay na? Di man gani makausa? Naon sa gugadihan? Da! Dalihan, humanan ko ang pangapi sa Aukira 5-in-1 Coffee. Tanawa no, no? Andam na ko, baskog na kuhan! Pantay, bitaw ha? Kalimim din sa Aukira 5-in-1 Coffee, han? Pwede ba din ako, han? Kini na atong himuong kapihan, aron doon natin kaduling igong energy o mabuhat na itong atong gustong buhaton. Sige, han! Ang Okera 5-in-1 Coffee, mapalit sa mga butika. Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Nakatabang ang pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule sa higala ni Mary Jane Advincula, taga Surigao City nga si Daisy. Aron dali na ayo ang samad sa iyang kumagko nga gioperahan. Tapos may sugar na giputulag og kumagko, operahan siya. Mm. Sige siya tawag kay ganali ko no ang kuan ng Serpentina mo, na okay na. Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika. Sweetheart, ready na! Wow, ka-sweet ba? Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee. Hmm, tabalo na ko sa inyong gustong basagot, sweetheart. Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati. Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha. Mmm, kalamit ba sa Okira 5-in-1 Coffee? Unya, sweetheart, ha?
Nakatabang ang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule ni Freda Dagatan, taga Davao City, kay ni-normalize ang iyang menstruation. Ang ginainom din niyo? Bilunga Gold. Anong nagatumar mo ang Bilunga Gold, ma'am? Ako ikuan, mayoma. So far sa akong observation is kanang nag-regular na din ako ang menstruation. Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, alas 6, 46 ng atong oras. Padayon kita ng atong programang Tinig ng Bayan. Samtang sa pikas sa bahay, no? Kaya kita diri sa atong sibihanan. Gusto na to always balance kita. Ato pong gina-expect na maghatag iyang statement si Vice Governor Lala Talino Mendoza. Kalabot ni ining pag-veto ni Governor Nancy Katamco dito sa giaprubahang supplemental budget, no, sa sangguniang panalawigan, ang Provincial Ordinance Number 665 kung diin anti-poor, sumala pa ni Governor Nancy Katamco. Pero dili pa maghatag og statement karon si Vice Governor Mendoza kalabot ha, ni ini. Sige, anyway, kay nakatakda daw sila magpagawas og ilang statement kalabot ha, ni ini. Samtang sa pika sa bahay na mga katinig, oy dunay bad news, no, kay musaka na pod ang presyo sa mga produktong petrolyo karong adlawa. Naunsa naman ni oy sige nalagsakan ning presyo sa ato ang mga produkto. Sa pika sa bahay na mga katinig, kumusta ang pagtuon sa tuwang mga estudyante? Doon na ba sila yung nakataunan na ining panahon sa pandemya? No? Kaya doon ay gipamahayag ang World Bank nga sumala pa. No? Bagsak na po ang grado sa tuwang mga estudyante. No? Kulelat na po kita. No? Hilabi na sa reading o mathematical skills. Ah? Pastilan in tawon. Pero unsay mga nakita sa tuang mga ekonomista o mga educator kalabot ni ini kay sumala pa sa kang Albay Second District Representative Joey Salceda, ang chairman sa House Committee on Ways and Means, nga dapat magpatuman og curriculum overhaul, no, ang Department of Education. Ah, kay dako kinig epekto karon ginapatuman sa tuang nasod, no, ang K-12 program nga gusto pod i-overhaul, sumala pa ni Salceda. Unsay mga paglantaw sa tuang mga educator ni ini, si Professor Ramon Bilino Jr. sa Ateneo de Davao University. Prof, good morning. Yes, magdamag Opo, ano ho yung nakikita nyo ho rito sa naging pahayag po ng World Bank, ano, na 80% ng mga batang Pinoy ang may problema sa reading at mathematical skills. Pero si Secretary Briones ng DepEd, gusto niya na mag-public apology ang World Bank dito. Ano ho yung pananaw po ninyo at nakikita sa sistema po ng ating edukasyon sa kasalukuyan? Yeah, actually, yung medyo hinahanapan ko pa ng listening, no? Kasi ang sabi nga, medyo luma daw yata yung data na inilabas ng World Bank. Hindi ko maintindihan bakit luma. Pero just the same, no? Titingnan pa rin natin kung ano yung problema. Tama, no? Karamihan talaga ng mga nag-comment kahapon, especially itong ano, no? Itong si Congressman Salceda and iba pang mga miyembro, no? Even mga senators nag-comment kahapon na talagang there's a need talaga, no, to overhaul the curriculum. Wala, kung titingnan lang kasi natin, no, with the quality of teachers that we have, hindi doon yung problema. In fact, no, well-thought itong mga teachers natin abroad, no. Ibig sabihin, capacitated sila. So siguro there's something wrong, no, with the things that you are teaching our students. Baka antiquated na. Tsaka nakikita natin, no, as compared sa ibang bansa, sobrang dami nating subjects, sobrang daming topics, no. And ang haba ng ating ano, no, ang haba ng classes natin, no, whole day. It seems like we are more buying into quantity rather than quality. Siguro doon natin titingnan, no, na aspeto na sana, no, pwede nating bawasan, no, itong mga
gusto natin i-discuss. Kasi ako rin, personally, with my experience sa teaching, especially dito sa Philippine history, we would notice na talagang sobrang dami ng topic at ang tendency ng teacher para matapos lahat ng topics is bibilisan niya yung pagtuturo. Of course, no, pag binilisan natin, that will actually affect itong quality na binibigay natin sa mga estudyante kasi nga gusto lang natin matapos itong, ano, no, itong mga topics that is required to be discussed sa Philippine history. So siguro doon na lang din ako titingin, no, ng ating ano, no, ng possible solution. Sige, para bawa sa natin, no? Okay? And you just concentrate more into quality. And kung ano ba yung mga basic requirements na kailangan abroad, no, na tinitingnan ng World Bank, doon na lang tayo mag-concentrate. At saka ang isa ring ano ngayon, na actually maraming nahirapan doon sa local dialect. Kaga halimbawa yung paggawing Bisaya yung mathematics, no? Issue pa rin hanggang ngayon ito eh. Yeah, exactly. No, ako medyo problematic din ako doon, no. Kasi ang ano ko, pagkaintindi ko, that is only ano applicable in some subjects but not all. So, yun yung ano, at saka ano rin eh, tama ka, no, especially mathematics and science, ang hirap kasi i-translate into ano, no, local dialect. Mas mahirap, no, kasi these are ano words na sobrang lalim na hindi naman na-encounter ng mga bata on a day-to-day basis. So, sabi ko nga, no, siguro yung ano, the medium, no, of instruction, no, pagbigay ng instruction ng teacher, pwede siyang local dialect, no, para mas maintindihan in the ano, earlier parts ng development ng bata. Pero hindi siguro yung buong ano, no, yung buong curriculum na gagawin nilang ano, no, gagawin nilang local dialect. So, kaya ang hirap talaga, no. Ayun din. Tsaka sabi ko nga, sobrang dahil. Tsaka may mga subjects tayong paulit-ulit eh. Totoo. Na tinuturo na natin sa elementary, ituturo natin sa high school, ituturo natin sa senior high, tapos ituturo pa natin sa ano, siguro. At saka yung nakikita ko din, may problem din tayo in terms of continuity. Parang hindi nag-uusap. Like for example, yung ano, no, yung lessons from elementary to junior high, from junior high to senior high, and from senior high to higher education. Kasi kahit kami, no, kahit na may senior high, na notice pa rin namin na there are still some students who are not equipped, no, tama, in terms of comprehension, no. Kasi pag sa college, magbibigay ka na lang ng readings, but still there are students who are ano, finding hard time reading. So ibig sabihin, no, doon pa lang sa lower years nila sa education, medyo nagkaroon na ng problema. Actually, ang isa sa mga may malaking problema talaga, ang nasa public, lalo na kung nasa lower section ka na. Eh, yung mga teacher tamad na magturo doon, lalo na kung napakarami siyang mga hinahawakan mga subjects eh. Yeah, yun nga, kaya nga sabi nga natin, no. Let's siguro tingnan natin kung ano mga subjects na hindi na kailangan ituro pa, no. Kasi kung mas konting ituturo ng teacher, the more na he or she can accommodate a number of students. So yan yung problema talaga sa public school kasi nga they want to accommodate as many students as possible. Ang nangyayari niyan, no, in one class 50 to 60 students. Now, syempre, no, kung yan ganyan kalaki yung tuturuan mo, medyo mahirap mo makuha itong ano, no, itong attention span ng especially ng mga bata sa sobrang dami at hindi mo rin ma-recognize no, yung mga bata na who are actually struggling sa dami ng estudyante mo. So kung mas konti yung ituturo mo, mas marami yung matuturuan mo. So ganoon na lang sana yung concept natin. So tama, no, we have to overhaul itong ating curriculum so that we can actually find out alin doon yung mga medyo redundant na, alin doon yung hindi na kailangan, alin doon yung inahanap ng World Bank para pagdating ng next na survey, medyo mataas na tayo. Oo. Pero ano nga ba, bakit kailangan natin na pakinggan or basihan yung itong naging gradong ibinigay ng World Bank? Kasi ano eh, kung hindi natin titingnan yung ano, no, yung grado na ibinigay ng World Bank, kung tayo-tayo lang yung minsan kasi na medyo tinapasa natin yung grado natin sa sarili, di ba? For example, self-survey yan, no? Kasi kumusta naman yung ano, yung performance mo? Syempre, hindi naman tayo magsasabi na ay pangit ng performance, no. Mas maganda we are looking doon sa ano, no, sa result, no, result ng ating mga performances, no. And yun yung yata tinitingnan ng ano, ng World Bank, no? Ano ba yung result, no, in terms of skills ng mga bata, nasaan na ba yung Pilipinas? So for me, mas maganda, no, kung sabihin, kahit na sabihin na natin na medyo nakaka-insulto, but for me, no, it's a wake-up call, no, especially for us educators.
Correct. Na tingnan na natin, no? May, kung ganun, ibig sabihin may problema tayo, no? Kahit nasabihin natin hindi ganun kababa, no? Na parang nakainsulto, siguro we are an improvement na. But still, no? There's still a problem. Mm. May problema pa rin tayo. And we cannot, ano, no? We cannot see that, no? Within among ourselves. Kasi nga, syempre tayo, no? Hindi naman natin aminin na palpak yung ating sistema because we are part of the system. So ako, basta iniwala ko na itong independent third party na naman mga nagsusurvey is actually good, no? Para, in fact, to evaluate us, at least, no? Makita natin kung saan tayo nagkulang. Oh, at saka ito'y magsisilbing wake-up call sa ating Department of Education. Pero doon po sa K-12 system na kasalukuyang ini-implement, I don't know kung na-improve na ba ito kasi matatandaan natin para bang premature ang naging unang implementasyon nito kung saan ay nagdagdag lang ng pahira para sa mga magulang, ganun din sa mga estudyante na dapat ay nasa second year college na ngayon o gagraduate na sana, di ba? Yeah, actually yung titingnan ko nga eh kasi di ba since nagdagdag tayo, sana nagbago din yung curriculum dito sa junior high tsaka elementary. Sana nag-adjust, di ba? Ang na-notice ko nagdagdag tayo pero at parang walang adjustment dito sa junior high tsaka sa elementary. Kaya yun yung sabi ko eh na ang dami pa rin nating subjects, no? Buti na lang dito sa college, in fairness, no? Kasi ako rin yung gumawa ng curriculum ng department namin. Uh-huh. Medyo bawas na yung subjects namin, no, sa college kasi some of them were already discussed sa senior high. Mm-hmm. So kami yung nag-adjust sa senior high, no. Pero I don't know kung may adjustment bang ginawa itong junior high at itong elementary pagpasok nitong K-12. So tama, no, it's about time na it's a wake up call not only sa Department of Education but siguro, no, the whole system, no, from Congress, no, kasi syempre yung budget niyan. Uh-huh. Na tingnan natin, no, kung paano natin mabago itong curriculum so that na nag-a-adjust siya. Since nagbago naman tayo ng ano, no, ng ating education program, no, nagdagdag tayo 2 years, hopefully it will be ano, no, it will be adaptable na doon sa current natin na ini-implement. Oh, dapat tingnan din natin yung sistemang pang-edukasyon sa ibang bansa kagaya ng sa Japan. Yung mga nasa kinder nila, actually ang tinuturo sa mga bata doon ay yung tamang pag-uugali o yung kultura. Ngayon sa ano, masyado pang maaga eh nabubugbog na yung utak natin mga bata kaya katagalan sa tagal ng kanilang pag-aaral itinatamad ng mag-aral. Yeah, yung itinatawag natin na education fatigue na notice din natin yan, no? Eh pagdating ng mga grade 4, grade 5, mas gusto na lang ng bata mag-gadget, no? Kasi totoo. Parang masyado na silang napapagod na dito sa ano, no, dito sa eskwelahan, no? And instead na nga yung pagpasok nila ma-excite sila, no, kasi education is fun. So ngayon parang it's a burden, no? Hindi lang sa mga estudyante pati na sa mga parents. sa mga magulang, no, kasi sila yung naghahabol din, no, ng mga requirements. Kasi sabi nga natin, no, hindi sa hirap, no, ng curriculum kasi may sasabi na magaling tong curriculum natin kasi kahit ngayon yung mga parents nahihirapan. Hindi yan sa hirap eh, no, kasi kung mahirap sa mga parents it does not mean it's working, di ba? Kasi kung mahirap pala nag-work na pala yung education, no sa atin. Kung mas nadadalian yung estudyante, ibig sabihin na intindihan nila, that means it's working, no? Pero kung at this time, no, na nahihirapan sila, pati yung mga magulang nahihirapan, there's something wrong, no? Baka pinapahirapan lang natin yung mga estudyante natin at in the end, wala naman silang natutunan. Dito sa pandemya ngayon, Prof, anong nakikita ho ninyong lesson na dapat ay baguhin or dapat mas i-improve pa? Kasi halos lahat nagkumahog eh dahil nga walang face-to-face pati mga nakita natin yung mga estudyante. Kaya nga tanong ko, meron ka bang natutunan sa iyong pag-aaral ngayon? Sagot ng mga bata, wala eh. Kasi napakahirap talaga ng kanilang sitwasyon. Yeah, yung medyo problematic lang talaga sa ano, no, dito sa online education is yung attention span, especially ng mga bata. So, yung mga bata may problema talaga doon. Pero yung mga higher na, may medyo mga matatandaan na, at least medyo na-accept nila, no, na-appreciate nila. Pero yung mga bata talaga hindi, no. Kasi siyempre, no, pag nakaharap yan sa computer, unang isipin niyan laro. Correct. That's why nahuhuli natin yung mga kabataan natin, no, na habang nakikinig sa teacher, iba naman yung kanilang nakikita, iba naman yung kanilang ginagawa. So yan yung problem, no. Pero ang nakita ko talaga na ano, no, na medyo positive naman dito sa online. Uh-huh. Is that pwede naman pala natin i-shorten yung mga oras. Correct. Diba? Tama nga. Diba? So kung ganun, pwede na natin gawin yung curriculum natin na ganun, no, maiksi lang, no? Very, no? Let's give our students more time, no, to explore, no, to evaluate.
ay huwag na natin silang i-burden kasi pag napapagod sila yan, hindi naman talaga sila natututo na. So yun yung nakita ko na, okay, pwede naman pala, no? Na yung whole day, kasi ngayon whole day, di ba dapat yung mga from grades 1 to grade 6, whole day sila. Kasi nakikita ko sa mga anak ko. Tapos ngayon kasi since online, half day lang sila, no? 3 hours lang sila, no? Per day. And yet, no? Nakita mo na hindi sila pagod. Yun lang nga. Sabi ko, ang problema lang talaga. Ang problema lang talaga is that medyo malapit sa temptation, no? Kasi they are in front of the computer. Correct. Siyempre, alam na nila kung anong gagawin no, pagdating sa computer. So, yun lang yung nakita kong negative tsaka positive, no? Sana doon na tingnan natin yung positive tapos enhance natin sa positive na pagbalik natin sa face-to-face, medyo may ma-implement din tayo kahit konti no, na positive dito sa online teaching. Aho. Prof, maraming salamat talaga sa mga inputs na inyong nga binigay sa ating programa. Magandang umaga po. Okay, maraming salamat. More power, God bless, and stay safe po tayo lahat. Apo, God bless po. Si Professor Ramon Abilino Jr. sa Ateneo de Davao University. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Kita na itong picture sa sistema sa pang-edukasyon karon, no? Kung nga diin na kinahanglang, yun, doon na yung mga baguhon, labi na dito sa mga redundant na kayo, pabalik-balik na lang, gikang elementarya, pag junior high, si, pag senior high, naarag yapon. Sumpay-sumpay lang unya ang katong mga priority nga mga subjects wala matagaan og enough nga panahon pastilan na tanawa mo bitaw ng ubang mga nasod pila lang ka mga subjects ang ginatudlo pero tanaw nila ilang mga estudyante daghan-daghan nakatunan no kay tungod sa kadaghan kay kang gigi-studyuhan wala na kaya focus. Hurot imo nga panahon, wa na ka nag-enjoy. Pag once din na ka nag-enjoy, di na ka gusto makat-on. Mao nang lisod na gid kayo ang sitwasyon. Mas dali alang kanila kung mas nasabtan ang ilahang ginatun-an. Wa na kita igong oras mga katinig, musunod ng alas 7 balita. Daghang salamat sa kanunay pagpaminaw ni programang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.